Good morning po. Ang liwanag dito sa kinauupuan ko, ano po? So, pwede kong sabihin, ako ay nasa liwanag. Bakit ko po sinabi yan? Dahil ngayon pong umaga, gusto ko pong malaman natin na meron pong spiritual side yung liwanag na yan. Yung bang sinasabi natin na, ay, mare, ako ay talagang naliwanagan ng salita ng Diyos. Ako ay na kay Kristo. Ako ay talagang sumusunod kay Kristo. Ano? So, basahin po natin ang 1 John chapter 2, verse 9. At ito po ang magpapatunay kung talagang nasa liwanag ba tayo o nasa kadiliman pa. So, basahin ko po. Sabi po dito, ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. O yan, hindi po ako nagsabi niyan, ang Biblia po. So, kung hindi mo mahal ang iyong kapatid, alam mo naman ang sinabi ni Lord, sino bang aking mga ina at mga kapatid? Natatandaan niyo po ba yon na nung nagtuturo ang Panginoong Jesus ay dumating ang kanyang ina at mga kapatid at sinabi sa kanya ng isang tao na nandito po ang iyong ina at mga kapatid. No? So kapag may ginagawa ka at dumating yung magulang mo at mga kapatid mo, syempre no, parang hihinto ka at haharapin mo sila dahil baka may kailangan sila sa iyo, no? Lalo na at sa physical ay panganay si Jesus sa magkakapatid. Ano po? So, anong sagot ni Jesus doon sa taong nagsabi sa kanya? Sabi niya, sino ba ang aking totoong ina at mga kapatid? Hindi ba't sila na nakikinig ng salita ko? So, yun po ang sinagot niya. Hindi ibig sabihin na hindi niya mahal si Mary at ang mga naging kapatid niya sa laman. Ano po? Hindi yun ang ibig sabihin nun. Pero ibang usapan po yan. Ang topic ko po ngayon ay ang pag-ibig sa kapatid. So, saka po na ninyo ako tanongin tungkol dyan sa topic na yan. So, kaya ko po nasabi yan ay para po ipaalala sa atin na pag sinabi ng Panginoon na ang hindi nagmamahal sa kapatid, kapag sinabi niyang kapatid, hindi po yan nangangahulugan na yung kapatid mo lang sa physical na isa kayo ng magulang. Hindi po. Diba, naaalala niyo rin, sabi niya, ang 10 utos ay kanyang sinummarize, ano po, sa dalawa. Ibigin mo ang Diyos una sa lahat, at ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. So, pag sinabi ng Diyos na kapatid, kapamilya, ganyan, ang ibig niyang sabihin, sila na mga kapatid mo sa pananampalataya, sila na mga tao na nakapaligid sa iyo, dapat ibigin mo sila. No? Hindi nangangahulugan na iniibig mo yung masama nilang ginagawa. Ibigin mo sila, ilapit mo sila sa Panginoon, mahalin mo sila bilang tao na nangangailangan sa Panginoon, bilang tao na katulad mo nangangailangan sa liwanag ng Diyos. So ayan po. So yan, iintindihan niyo pa po ba ako? Baka po sobrang bilis ko ng magsalita at hindi niyo po ako mag-gets. So ang ibig ko lang pong sabihin, tulad po ng sinabi ng Panginoon na sinummarize niya yung 10 utos at ang marami pa pong mga utos sa Biblia, ano po, na ang sinabi po niya, ang pinakamahalaga doon ay ang salitang pag-ibig. Una ay ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa ay ang pag-ibig sa kapwa-tao. Kaya po pag sinabi po ng Biblia na ikaw ay nasa kadiliman pa dahil napupuot ka sa iyong kapatid, isaliksik po natin ang ating mga puso, ang kalooban natin. Ako ba ay nasusuklam sa aking kapitbahay? Ako ba ay nasusuklam sa physical kong kapatid? Ako ba ay nasusuklam o nagagalit sa kapatid ko sa fellowship, sa samahan namin, you know? Ako ba ay nasusuklam sa tao na yun na gumawa ng masama? Yung mga ganun. I-check po natin yung ating puso at kalooban. Kasi ang Biblia na po mismo ang nagsabi na tayo ay nasa kadiliman pa kung hindi tayo umiibig sa ating kapatid, kung tayo ay may puot pa sa ating puso. Ibasahin ko po ang verse 10, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang anumang bagay ang sa kanya na magiging katitisuran. So kapag iniibig po pala natin yung ating mga kapatid, neighbor, and kapwa-tao natin, kahit anong pangit na makita natin sa kanila, although hindi natin sila kukonsentihin, ano po, iba naman po yun, hindi natin sila kukonsentihin sa kanilang mga kamalian at pagkakasala, pero ang nangingibabaw sa atin ay pag-ibig. Siyempre, anong gagawin natin kung iniibig natin sila? Ipapanalangin natin sila, ilalapit natin sila sa Panginoon, susuklian natin ng kabutihan ang mga ginagawa nilang hindi maganda sa atin. O, so yan po ang umiibig sa kapatid at hindi natin titignan yung mga bagay na nakakatisod sa kanila.
Bagkus ang nakikita natin ay isa siyang tao na nangangailangan ng pag-ibig ng salita ng Diyos, ng Kristo mismo sa buhay niya para siya ay magbago rin ng buhay na katulad mo. At alam mo ba na habang nagbibigay ka ng pag-ibig sa kapwa mo, sa mga taong nakapagbigay ng sakit sa kalooban sa'yo, alam mo ba na ang pag-ibig mismo ng Diyos ay nagniningning sa'yo? Kasi makikita ng mga tao, alam nyo yung si Kulasa, talagang ano yan, totoong nagmamahal yan sa Diyos kasi nakita ako kung paano niyang minahal yung tao na nagkamali sa kanya. So, hindi lang ikaw ang nagniningning at magbabago ang buhay, kundi yung pinatawad mo, makikita niya na, ay, yung pag-ibig na pinakita sa akin ni Kulasa ay talagang, ay pag-ibig lang ng Diyos ang makagagawa niyan. You know? So, maliliwanagan ka, maliliwanagan yung taong pinatawag mo, at yung mga nakakasaksi sa paligid mo, maliliwanagan din. Naliliwanagan na po ba tayo? O wag po kayo magagalit sa sinasabi ko, ha? Kasi po, binabasa lang po natin ang nasa Biblia. So dito po sa verse 11, atin pong ituloy at tayo po magtatapos na muna. Ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya malaman kung saan siya patutungo sapagkat ang kadilimang iyon ang bumubulag sa kanyang mga mata. So kita niyo po ano... Kinig naman po natin kung napupuo tayo, nasusuklam at hindi natin mahal ang ating mga kapatid, ang ating kapwa, ay talaga pong wala pa sa atin ang liwanag ng Diyos. Kaya po, tanggapin po natin ang liwanag na yan sa ating buhay. Tanggapin po natin si Jesus kasi hindi po natin yan magagawa sa sarili lang natin. Nako, hindi po natin kaya magmahal ng taong nakasakit sa atin. So tanggapin po natin, i-admit po natin sa ating puso, sa ating buhay na kailangan natin ng Diyos para magawa nating ibigin ang ating kapwa. Puwede manalangin? Aking Ama at Diyos ng mapagmahal, salamat po sapagkat ako'y inibig mo kahit ako'y makasalanan pa. Akin pong binubuksan ang aking puso, ang aking isipan para sa'yo na maghari ka sa akin, Panginoon, sapagkat hindi ko po kayang mahalin ang mga taong sa paningin ko hindi ka mahal-mahal. Maaring ako po ay hindi rin ka mahal-mahal para sa kanila. Kaya dalangin ko po na samahan niyo ako, Panginoon, sa aking pamumuhay at ako po ay iyong gabayan, liwanagan at turuan na magmahal at umibig sa aking kapwa. Salamat po ng marami, Panginoon. Ikaw lang po ang makakagawa nito sapagkat ako'y kulang, Panginoon, sa pag-ibig. Samahan mo po ako, Panginoon, sa pamumuhay ko. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.